Kaya okay lang siya, sabay-sabay. Mm-hmm. Anong sinigang? Luto yan ng Kapampangan? Hello guys, this is Mommy JD once again. Mm-hmm. You know what? My friend will cook sinigang na ulo ng salmon. Wow. Dito ako sa house nila. So, pag pala nagluluto siya ng ulo ng salmon, inuuna niya muna ang ginger. Right? Garlic. Bawang, sibuyas, then inaano ko ng ginger at saka kamate. Tapos, pagkawala ng lansa. Ayun. Yun ang secret, guys. Pag magluluto kayo ng sinigang na ulo ng isda, you need to put ginger. And then there is the tomatoes in the rice. Yeah, tomatoes. Meron din siyang tomatoes. At saka luya. Luya. Importante. Very important po yun para mawala ang lansa. Kasi yung iba sabi nila, I don't want to cook ulo ng salmon dahil sobrang lansa daw. So, hindi nila inaangos sa luya. Mm-hmm. So, yan yung mga ingredients niya, guys. Meron siyang string beans. Sitaw siya sa amin, sa Batangas. Tapos meron siyang sili. Actually, sigabi. Natabunan yung mga gulay niya. May talong pa. May talong pa siya. And may okra siya. Nakita ko sa ilalim. So, meron siyang okra. So, meron siyang kalabasa? Hindi. Ibang ba yun? Wow. Ito yung ulo ng salmon. Gaganyan nila. Guys, medyo gisa-gisa mo pala siya ng konti. Parang hindi ko ako mo para mawala yung lansa. Sisay-sisay mo muna siya. Huwag siyang sabay-sabay. Parang isa-isa lang guys ang pagdulong. Para matuto kayo dito sa aking pagdigyan sa Gloria. Panggalatok ka. Tapos mamaya, pagka halimbawa, nag-isa po na, no? Tatanggalin ko ulit kasi yun. Kasi ito, madaling maluto. Okay. Meron pang isa, sis. Ayun siya. Ayan, guys. So, look at that. Alam mo lang yung, ang kanyang ulo. Ang salmon. Look at that. Ulo ng salmon. Ako, napakasarap po naman ang aming nagiging dinner. You know, guys, meron kami Bible study here. And at the same time, Thanksgiving celebration and birthday celebration na I don't know. So, ito, magluluto siya. Siya na yung host, siya pa rin yung magpapakain sa amin. So, kaya binigyan siya naman ng sobra. Tik-tik, leg-leg at umaapaw. At ng pagpapala ng Panginoon kasi hindi siya madamot, guys. Kaya, yung sekreto na kayo ay pagpapalain ng Panginoon, huwag kayong magdadamot, ha? Kailangan marunong kayong magbigay. Kasi nasa pagdaw ang kamay mo ay bukas ang palad mo, siyempre pagdating ng biyaya, kailangan masasambot mo yun. Pero pagdating ko pang palad mo, pag dumating mo yung blessing, hindi mo siya marireceive kasi nakatikom ang bibig. Tikom ang bibig. Ang palad. May tatakpan pa siya muna. Para takpan daw muna natin para mag-isa. I met my friend here is I forgot again. Manch. And then ito nga po yung aming host ay may-ari ng house, si Miss Gloria. And ito yung kanyang kusina. Ayan. So, hintayin natin mamaya. Mga ilang minutes dito, sis? Tignan natin mga ilang minutes. Hindi ko alam kasi siya yung nagluluto. Okay, balikan ko kayo guys ha. Nag-isa na. Nag-isa na daw siya. Nag-isa na, pero tatanggalin ko kasi malalamog siya. Yan, tatanggalin pala yun muna. Ayan. Tatanggalin mo yan para hindi siya maduro. Para hindi siya maduro guys. Yan ang technique ha. Hindi yung maduduro. Dudurugin ang ulo ng salmon. You need to make sure na buong-buo pa rin siya pagkain. Kasi mamaya halimbawa no, pag na nalaga na lahat siya. Importante nag-isa mo na siya. Uh-huh. O di? Yeah. Ngayon, ang ilalagay lang naman, ilalagay mo ng lahat naman na tubig. Wala pa siya tubig. Wala. Sa bagay kasi ang gulay kasi masabaw siya. So, okay lang siya, sabay-sabay. Mm-hmm. Ano ka, luto yan ng Kapampangan?
Hindi. Diba, kapapakan ka? Pangasinan. Ah, pangalatok. Ayan. Yeah. Kasi alam pag, pagka inano mo na, ano, alimbawa, tinubigan mo na yan, uh-huh, ang magkakaano, malalamog siya, madudurog-durog. Ayan. Pero pagka nalagyan mo na, alimbawa to, nalaga na, ano, yung malungluto na, mga 10 minutes bago maluto, saka mo na to isabay kasi nagisa mo na yan. Oh! Ika lang, itawag si Miss Gloria. Then, after na mailagay ang lahat ng veggies, lalagyan niya na ng mainit ang tubig. Mainit na tubig. Mainit na tubig daw ang ilalagay natin. Hindi, inano ko na lang para mabilis siyang kumulo. Diba? Para mabilis. Pero ganyan din ako talaga, naglalagay ako ng mainit para mabilis. Pag nagmamadali lalo na, ganyan ang nilalagay kong water para kulo na siya. So, ayan guys. Put the lid and then let it sim for how many minutes? Until maluluto na yun eh. Maluluto na siya. Parang halfway. Tapos, nilagay ko para yung nanam niya, yung lasa niya, lasa ng salmon. Parang 50-50 yung gulay, 50-50. Tapos ito 50-50 din. Then, sabay sila maluluto na. Ayun. Ganun ba? Ano mong inilagay mo pampalasa? Itong sinigang. Mamasitas. Ayan. Pampalasa. Mahilig akong magluto kaya marami akong mga ganito. Mm-hmm. Itikman na natin kung gano'ng kasarap ang kanyang sinigang na ulo ng salmon. Masarap. Okay na siya? Maalat. Ay, maasim. Maasim, hindi maalat. Ito na siya. Para kuwan, gano'n ang gawin nila. Parang 50-50 na half cook yung isda nung tinanggal. Then, hapok din yung gulay nung inilagay yung isda. Okay na. Diba? Yeah. Yan ang sinigang ni Gloria. Gloria. Wow, masarap. Patayin ako. Tumakang kutsara dyan. Isipin na natin ang kanyang sinigang. Kung kulang pa na. Ayan guys, titikman natin guys ha. Ito oh. Ayan. Ano? Oh. Ano, kulang ng alat? Alat? Okay na yan kasi mamaya kung sino may gusto ng alat, magdagdag na lang sila. Para sa akin yun ha. Pero masarap siya, promise guys. Ganun para hindi madurog yung isda. Yes, ayan. Dagdagan doon ng konting patis. Kunti lang yung patis. Para daw siya ay ano, maglasang alat. Maglasang alat. And then, magtatalo yung asin and saka yung alat niya. Ayun ako. Luto na po. Sinigang na. Sinigang na. Oh, yung salmon. Diba? We finished the sinigang na ulo ng salmon. I hope you learned something guys. Thank you for watching.